Yan game, ang every 2 hours nyo ay $1.5. Kapag masipag kayo, pwede kayong kumita ng more or less, estimated lang to, $15 per day. Pambili nyo ng gamot. Tapos, kung kaya nyo sustain yan, within 15 days, pwede kayong kumita ng $234. Ayan, pang pa-hospital nyo. Computein natin kung magkano sa pesa yan. Ito muna, yung $15 times 56. Ngayon, 800 pesos per day. Tapos yung 15 days, compute natin, 234 times 56, 13K every 15 days. Tapos kung kayang-kaya nyo talaga, kung basic lang sa inyo, gawin nyo yun within 1 month. Kikita kayo ng $468 pambayad sa St. Peter. Ayun bro, balik tayo dito kay B-Farm. Bali, ituturo ko sa inyo, ipapakita ko pala sa inyo yung possible daily income ng VAP2. Tapos doon sa mga nagtatanong kung magkano yung puhunan sa VAP2, compute natin. Etong nakikita nyong XP ay para sa VAP3 na. Pero ang XP na kailangan natin sa VAP2 is 450K. Tapos pag nag-recharge tayo ng 1 USDT, makakakuha tayo ng 5,000 VAP experience. Compute natin. 450K divided by 5,000. Ito yung kailangan natin, $90. Yan. For example, nag-recharge kayo ng $90, kapag VAP 1 na kayo, automatic magiging VAP 2 na kayo. Tapos kung ano yung mga kailangan nyo bilhin, bilhin nyo na, then yung sobra, pwede nyo siyang i-withdraw agad. Then, nagtatanim nga pala ako ng corn, nagre-ready na ako para doon sa mga duck. Kasi ang discarding ginagawa ko dito, duck egg ang binibenta ko. Pakita ko sa inyo kung magkano yung bentahan nun. Nakapag-ipon na nga pala ako ng 127 eggs. May mga nabasag dyan. Tapos may mga nanakawan ako. Hindi ko na tandaan eh. Bali, ito ay parang gin-train ko siya ng mga 20 hours, more or less. Ganun siguro. So, 127 duck shell. Tignan natin kung magkano siya. Pag binenta ko lahat, magkakaroon ako ng 1,625 shells. Compute natin kung magkano sa dollars, pati sa peso. Ang 100 shells ay equivalent sa $1. Lagi nyo tandaan. 1,625 divided by 100, $16 kada 20 hours. Bali, may papakita rin ako sa inyong computation mamaya. May ginawa rin ako listahan. Game back tayo. Tapos, pakita ko lang sa inyo, may mga statue rin kasi dito. Kapag na-upgrade nyo yan, may mga stats na binibigay yan. Ayan, for example, ito. Plant output increase by 2, tapos output increase by 4. Ayan, may mga requirements yan. Livestock output increase by 10. Ito, nakalakpas sa akin. Ito, 50% sa XP sa cottage. Then, interaction attempt increase by 1. Livestock problem chance by 30%. Ayan, marami pang iba. Tapos, ito pa isang technique. Kailangan nyong palevelin to, itong cottage nyo. Kasi, sinabi dito, the cottage provide bonus to all output 10%. 0% pa lang sa akin kasi level 0. Pag ito, naging level 1, hindi ko sure kung magiging 2% to. Pag nangyari yun, madadagdagan yung ipoproduce nitong mga plants mo pati yung animals mo. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ginawa kong listahan. Ayan. Game, ito yung magagastos natin kapag ang gagawin nating farming is yung duck egg. Kailangan natin ng duck. Ang presyo niya is 345 shell. Tapos corn, ang presyo niya is 2.9 shell. Kinonvert ko na to sa shell. Kailangan natin 4 kapag 4 na yung plot natin, yung taniman. Times 4. 11.76. Ito yung total na puhunan natin. 356.76. Tandaan nyo. Then, ito yung bubuoy natin. Duck egg. Ito yung ibebenta pala natin. Duck egg. Ang selling niya is 12.8. Yung pinakita ko kanina. Yung sa akin niya is nagpo-produce na ng 40 kasi upgraded na yung ibang statwa. Tapos, every 2 hours yun, nagpo-produce siya ng 40. 40 times 12.8 shells, 512 ang gross income ko. Hindi pa labas ang puhunan dyan, imaminus natin yung puhunan. Ito yung net income ko, yung neto. Ayun, bali mali lang yung computation ko kanina, yung napanood nyo, ito yung shells, inayos ko na ngayon. Yan game, ang every 2 hours nyo ay $1.5. Kapag masipag kayo, pwede kayong kumita ng more or less, estimated lang to, $15 per day. Pambili nyo ng gamot. Tapos, kung kaya nyo sustain yan, within 15 days, pwede kayong kumita ng $234. Ayan, pang pa-hospital nyo. Compute natin kung magkano sa pesa yan. Ito muna, yung $15 times 56. Ngayon, 800 pesos per day.
Tapos yung 15 days, compute natin, 234 times 56, 13K every 15 days. Tapos kung kayang-kaya nyo talaga, kung basic lang sa inyo, gawin nyo yun within 1 month. Kikita kayo ng $468 pambayad sa St. Peter. 468 times 56, ito yung 1 month nyo, 26,000. Kung kayang-kaya nyong mag-grind. Ito nga ay more or less lang estimated price, depende sa grind nyo, pati depende sa upgrade ng inyong farm. Bibili ko ng duck ngayon. 345 kulang yung aking shells. Ayan, mag-recharge ako. Kopyahin ko lang yan uli. Then, Tronlink nga yung gamit ko kasi dito walang minimum na pagsisend. Pati maliit lang yung gas fee. Click lang natin yung send. Then, paste lang natin dito. Next. Tapos, USDT. Maglalagay ako ng 5 siguro. 5. Ah, maglalagay ako ng 6. Ayan. Click ko lang i-send. Done. Dapat, dumating ka agad dito yan. Ayun, dumating na yung $6 natin. Mabilis lang. Mabilis mag-deposit. Meron akong lucky roulette. Dalawa. Mamaya na yan. Ngayon, magpapapalit ako. Submit. Ayan. Yung output ko nga pala is 40 na. Kasi upgraded na nga yung mga statue ko. Ayan, nag-ipon ako ng mais. Ayan, 500 yung mais ko ngayon. Tapos ito na yung naipon ko nga na duck egg. Ayan, ganun lang yung ginagawa ko. Then magtanim tayo ng mais. Tapos ito pala yung sa VAP1 na naipon ko, yung egg. Sell ko na rin to. $5 din to. Ayun, $5. Pwede rin naman kumita sa VAP1, basta masipag lang kayo. Tapos extra income dito sa rebate, meron na akong $50. Anong oras pa lang? 11 PM. Ang cutoff niyan ay 8 PM. Ah, 8 AM. Tapos yung commission ko pa dito, yan, meron na akong $1,717. So yan, bali itong king egg, hindi ko muna ibebenta, iipunin ko lang siya. Magkano na ba to? Yan, $17, iipunin ko muna yan. So yun, ganun lang ginagawa ko everyday. Kaya malaking tulong din, kailangan mag-invite kayo. Pero lagi ko sinasabi sa mga videos ko, kung sino man invite nyo, huwag nyo silang pipilitin. Tapos kung gusto nyo ng PH community ng B-Farm, ilagay ko nalang din yung link sa description. So yun lang bro, salamat sa iyo kung umabot ka hanggang dulo. At kung bago pa lang sa akin channel, hingi lang sana ako na unting suporta. Please subscribe to my YouTube channel and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga bago kong uploads. Thank you. Yes. I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town.